kaawaan, o mahal kong Diyos, sang-ayon sa iyong kagandahang loob, mga kasalanan ko'y iyong pawiin, ayon din sa iyong pag-ibig sa akin. Linisin mo sana ang aking karunghan at patawarin mo ang aking kasalanan. Ako'y kaawaan, o mahal kong Diyos, sang-ayon sa iyong kagandahang loob, mga kasalanan ko'y iyong pawiin, ayon din sa iyong pag-ibig sa akin. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo, amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa mga banal na pagdiriwang. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyayang mga makasalanan ay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihan Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, turuan tayong magpatawad sa isa't isa at ihatid tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, bilang tugon sa aming ngayong dumadalangin, itulot mong ikaw ay aming makapiling. Ang pagtitiwala namin sa dakilang pag-ibig mo ay tunghayan mo sa amin ngayon naririto upang sa pagkaparam ng bahid ng aming mga kasalanan, kami makapamuhay sa iyong kabanalan at maging ganap na tagapagmana ng iyong pangakong buhay. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ng Henesis. Noong mga araw na iyon, nagpatira pa si Abram. Sinabi pa sa kanya ng Diyos, "Ito ang ating tipan. Ikaw ay magiging ama ng maraming bansa. Hindi na Abram ang itatawag sa iyo, kundi Abraham. Sapagkat ginagawa kitang ama ng maraming bansa. Pararamihin ko ang iyong mga inapo at magtatatag sila ng mga bansa at may magiging hari sa kanila. Tutuparin ko ang aking pangako sa iyo at sa iyong lahi, at ako'y magiging Diyos ninyo habang panahon. Ibibigay ko sa inyo ang lupaing ito na inyong tinitirhan ngayon. Magiging inyo na ang buong lupain ng Kanaan habang panahon. At ako ang magiging Diyos ninyo. Kayo naman ay dapat maging tapat sa ating tipan. Ikaw at ang iyong lahi. Sabi pa ng Diyos kay Abraham. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Nasa isip ng may kapal ang tipan niya
kailanman. Nasa isip ng may kapal ang tipan niya kailanman. Siya ay hanapin at ang kanyang lakas ay siyang asahan. Siya ay hanapin upang mamalagi sa kanyang harapan. Ating gunitain ang kahanga-hanga niyang mga gawa, ang kanyang paghatol, gayon din ang kanyang ginawang himala. Nasa isip ng may kapal ang tipan niya kailanman. Ito ay nasaksihan ng mga alipin at anak ni Abraham. Gayon din ang lahat na anak ni Jacob na kanyang hinirang. Ang Panginoong Diyos ay ang Panginoon. Siya ang ating Diyos. Sa kanyang paghatol ay ang nasasaklaw buong sansinukob. Nasa isip ng may kapal ang tipan niya kailanman. Ang tipang pangako ay laging nasa isip niya kailanman. Ang mga pangakong kanyang binitiwan sa lahat ng angkan. Ang tipan ng Diyos ay unang ginawa niya kay Abraham. At may pangako ring ginawa kay Isaac na lingkod na mahal. Nasa isip ng may kapal ang tipan niya kailanman. Magsitayo na po ang lahat. Nagpupuri kami sa'yo, Panginoong Jesucristo. Nagpupuri kami sa'yo, Panginoong Jesucristo. Kapag ngayon napakinggan ang tinig ng buong mahal, huwaran ninyong hadlangan ang pagsasa at luparan ng bitin at kalooban. Sa'yo, Panginoong Jesucristo. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa mga Hudyo, "Tandaan ninyo, ang namumuhay ayon sa aking aral, kailan may di makararanas ng kamatayan." Sinabi ng mga Hudyo, "Ngayoy natitiyak naming inaalihan ka ng demonyo. Namatay si Abraham at ang mga propeta, pero sinasabi mong hindi mamamatay kahit kailan ang sinumang namumuhay ayon sa iyong aral? Dakila ka pa ba kaysa aming amang si Abraham? Siya'y namatay, gayon din ang mga propeta. Ano bang akala mo sa sarili mo?" Sumagot si Jesus, "Kung ako ang nagpaparangal sa aking sarili, iya'y walang kabuluhan. Ang aking ama ang nagpaparangal sa akin at sinasabi niyang siya ang inyong Diyos. Hindi niyo siya nakikilala, ngunit siya'y nakikilala ko. Kung sabihin kong hindi ko siya nakikilala, ako'y magiging sinungaling na tulad ninyo. Subalit nakikilala ko siya at ginagawa ko ang kanyang sinasabi. Natuwa ang inyong amang si Abraham nang mahatid
na nakikita niya ang araw ng pagparito ko, nakita nga ninyo at siya'y nagalak. Dahil dito, sinabi sa kanya ng mga Hudyo, wala ka pang 50 taon at nakita mo na si Abraham? Sumagot si Jesus, sinasabi ko sa inyo, bago ipinanganak si Abraham, ako'y ako na. Dumampot sila ng bato upang siya'y batuhin. Ngunit nagtago si Jesus at lumabas ng templo. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna ang lahat. Magandang tanghali po sa inyong lahat at maligayang pagdating sa tahanan ng ating mahal na pong Jesus sa Sareno. Binabati din natin ang nasa online, lalo na po mga may sakit, nag-aalaga sa may sakit, at mga kababayan, mga kadiboto natin mula sa iba't ibang panig ng bansa, daigdig, na nais sumama sa misa dito sa Quiapo, sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus sa Sareno. Nagpapakilala si Jesus sa Ebanghelyo ngayon, ngunit hindi siya maintindihan ng mga Hudyo. Sinabi ni Jesus, sino man ang namumuhay sa aking aral ay hindi mamamatay. Hindi ito maintindihan. Kaya nga sabi ng mga Hudyo, si Abraham, yung mga propeta, yung mga taong tapat sa Diyos, mga patay na. Paano mong sasabihin hindi mamamatay ang sumusunod sa inyo? Hindi nila maintindihan ang wika ni Jesus, sapagkat ang kanilang panuntunan, ang kanilang pagtingin sa buhay ay ayon sa mundo. Mga kapatid, ito yung ating sanang pakakatandaan. Iba ang panukatan ng Diyos. Iba ang pamamaraan ng Diyos. Naririto po kayo, natitiyak ko, dahil alam nyo, milagroso ang Nazareno. Hindi binibigo tayo ng Nazareno. Ngunit alam din naman natin, may mga pagkakataong parang iba ang sagot ng Diyos sa ating mga dasal. May mga humihiling ng kagalingan. Maraming gumaling. Kadulad nga kanina, may lumapit sa akin, daladalang isang bata, 3 buwan pa lamang. Pinangalanan nga siyang Mary Nazarene. Dahil sabi nga nung nanay, sinukuan na siya ng doktor. Hindi na siya binigyan ng pag-asang mabuhay. Pero, awa ng Diyos, nasa landas na siya ng kagalingan at hindi ito maipaliwanag ng mga doktor. Kaya nga kanina, kasama ang pamilya, nagpunta, nagpabasbas sa kamay, at nagpapasalamat. Ngunit pagkatapos din nun, may lumapit din sa akin na nagpabasbas din ng kamay, na sinabi niyang, hindi po gumaling yung kapatid ko. Sa katunayan, deboto ang aking kapatid. Gayon pa man, bagamat may dagok, may kalungkutan, sabi niya, pero pinagkalooban po siya ng isang mapayapang kamatayan. Kaya po't bagamat hindi siya gumaling, naniniwala ako sa bandang huli, naroon pa rin ang mahal na pong Nazareno sa kanya, sapagkat higit pa sa kamatayan, pinagkalooban siya ng maayos na pagtawid sa kabilang buhay.
Ganun mga kapatid, ang sinasabi ko na ang tunay na deboto, mas nakikita natin hindi lang yung gusto natin mangyari, kung hindi nakikita pa rin natin ang gustong mangyari ng Diyos. Siguro nga po minsan iba ang gustong mangyari ng Diyos. Iba ang pamamaraan ng Diyos. Iba ang panahon ng Diyos. Pero mga kapatid, kung meron man tayong pananaligan, higit sa lahat, hindi lang ang Nazarenong sasagot sa ating dasal, kung hindi ang isang Nazarenong tapat hanggang sa huli. Ito ang kanyang tunay na kapangyarihan. Ito ang kanyang tunay na himala, tapat hanggang sa huli. Kaya nga sa unang pagbasa, nakita natin, kinausap ng Diyos si Abraham at sinabi niyang, magkakaroon tayo ng tipanan. At ano ba yung tipan? Sabi nga ng Diyos, anuman ang mangyari, magiging tapat ako sa iyo. At nakiusap ang Diyos, sana maging tapat din kayo sa akin. Pero mga kapatid, hindi ibig sabihin nun na pag hindi tayo tapat, hindi na magiging tapat ang Diyos. Mananatili siyang tapat. Ngunit, gaya nga ng sabi ko, sa kanyang pamamaraan, sa kanyang panahon, sa kanyang panukatan. Ngunit makatitiyak tayo, anuman ang sagot ng Diyos, ito'y para sa ikabubuti natin. Kaya nga, sa bandang huli ng Ebanghelyo, kung napansin po ninyo, nung dadamputi na ng mga bato para patayin nila si Jesus sa Sareno, sabi nga, siya'y nagtago, nawala. Napansin niyo mga kapatid, karamihan ng mga rebulto sa simbahan, nakatabing, nakatago. Ito po yung ebanghelyong pinanggagalingan ng kaugaliang yan. Sapagkat, siguro nga po, may mga pagkakataon sa ating buhay at natitiyak ko lahat tayo naramdaman natin yan, parang nagtago ang Diyos. Parang hindi ko makita ang Diyos. Lalo na kapag ang mga nangyayari ay hindi natin gusto at inaasahan. Natitiyak ko meron kayong kakilalang nagtatampo sa Diyos. Hindi na siguro magsimba. Itinapo na ang mga nobenaryo sa Nazareno o sa mahal na bire ng laging saklolo dahil sasabihin nila, baliwala naman yan. Dinasal kong gumaling, asawa ko, hindi rin. Dinasal kong maging maayos ang anak ko, hindi rin. Ani mo'y nagtago ang Diyos. May mga pagkakataon na parang nagtago. At yun ipinakita sa atin sa Ebanghelyo ngayon. Ngunit mapapansin po ninyo at sana sa Biyernes Santo nasa simbahan tayo, ang krus, tatakpan yan sa Huwebes Santo kasama ang Nazareno. At sa Biyernes Santo, tatanggalin ang lambong ng krus. Ang ipapakita sa atin, isang Diyos na nakapako sa krus. Na yung dapat na pinakamakapangyarihan sa lahat, pinagkaisahan ng mundo hanggang sa mamatay. Pero kung meron mang gustong sabihin si Jesus sa Sareno, kahit nakabayubay ako sa krus, kahit napuno ako ng sakit, kahit inabot ako ng kamatayan, hindi ako pinabayaan ng Ama. Nanatiling tapat ang Ama sa akin. Kaya nga't mabubuhay akong mag-uli. Ganon din po ang paalala sa atin.
Siguro nga po minsan, parang pinagtakloban na tayo ng langit at lupa. Kung minsan, parang hindi natin makita ang kasagutan ng Diyos. Pero ngayong araw na ito, at sana tuwing nakikita nyo ngayon ang mga lambong, daraan tayo sa ganitong mga pagkakataon at karanasan sa buhay. Pero gustong sabihin sa atin ni Jesus sa Sareno, habang pasan niya ang krus, habang nakabayubay siya sa krus, hinding-hindi ko kayo iiwan. Mananatili akong tapat kahit tinalikuran na ninyo ako, kahit sinaktan ninyo ako, kahit galit na kayo sa akin, hinding-hindi ko kayo iiwan. Mananatili akong tapat sa inyo, at kung patuloy lang kayong mananalig sa akin, bagamat iba ang aking panukatan, iba ang aking panahon, iba ang aking sukatan at paraan, ang aking paring ibibigay sa inyo ang pinakamabuti para sa inyo. Ito ang ating pinangahawakan. Kaya nandito pa rin tayo at nagbabalik pa rin tayo. Ito ang pinangahawakan ng maraming mga deboto. Kaya kahit parang minsan hindi nasagot ng ayon sa kanilang kagustuhan ng dasal, bumabalik pa rin sila at nagpapasalamat sapagkat alam nila nariyan lagi ang mahal na pong Jesus Nazareno. Kaya sa pagpapatuloy ng misang ito, ipagdasal po natin ang bawat isa. Meron ngayong siguro nagsisimbang dumadaan sa ganyang pagsubok. Parang hindi mo makita ang kasagutan ng Diyos. Sinasabi sa iyo ngayon ng Nazareno, huwag kang susuko. Huwag kang mawawala ng pag-asa. Huwag kang bibitaw. Nagtago lang ang Diyos paminsan-minsan. Pero kailanman, hindi umaatras ang Diyos. Kailanman, hindi tayo iiwanan ni Jesus Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Mahal ko mga kapatid, ilapit natin ang ating mga kahilingan kay Jesus na gumagabay sa ating pagpupunyagi sa pananampalataya patungo sa Ama. Ang ating tugon, Jesus, dalhin mo kami sa Ama. Jesus, dalhin mo kami sa Ama. Ang kaharian ng Diyos, naway manatili sa mga puso ng mga kumikilala sa presensya ni Jesus. Manalangin tayo. Jesus, dalhin mo kami sa Ama. Sa pamamagitan ni Jesus, maipagkaloob nawa sa atin ang kakayahang magpunyagi sa pananampalataya katulad ng ginawa ni Abraham. Manalangin tayo. Jesus, dalhin mo kami sa Ama. Ang diwa ng ating pananampalataya, naway ganap nating maipadama sa pamamagitan ng pagkilos ni Jesus sa ating mga puso. Manalangin tayo. Jesus, dalhin mo kami sa Ama. Ang mga may sakit at binabagabag ng mga suliranin, naway magpasalamat sa presensya ni Jesus na kanilang kasama sa paglalakbay. Manalangin tayo. Jesus, dalhin mo kami sa Ama. Tahimik nating idulog ang iba pa nating kahilingan. Panginoon Diyos, igawad mo ang aming mga kahilingan at panatilihin ang aming pananampalataya habang kami naglalakbay sa buhay.
Hiling namin ito sa ngalan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo ang lahat. Sa'yo, Ama, aming handog ang tinapay at kalag na ito, handog ng iyong bayang sumasamot, humihingi ng patawad mo. Sa'yo, Ama, aming handog ang tinapay at alak na ito, handog ng iyong bayang sumasamot, humihingi ng patawad mo. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ating paghahain ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurian niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, kalugdan mo ang paghahain ng mga natitipon dito upang ito'y pakinabangan sa pamumuhay namin sa mundo at sa pagkakamit ng kaligtasan ng mga tao. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso't diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Sa pagpapakasakit ng giliw mong anak, ang sangkatauhay minarapat mong magpahayag ng iyong dakilang pag-ibig sa lahat. Napawang nais mong tubusin ng Mesiyas sa harap ng iyong kadakilaan, kapos ang dila naming magsaysay sa pag-ibig na makapangyarihan sa krus ay itinanghal. Sa krus ipinasyang patawarin ng mga tao. Sa krus nagtagumpay ang ipinakong Kristo. Kaya kaisa ng mga anghel nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Usana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Usana sa kaitaasan, magsilod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito't kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito't inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago't walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin." Magsitayo na po ang lahat.
Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo'y mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco naming Papa, ni Jose naming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo't pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaisa ng mahal na Birheng Maria, Ina ng Diyos, si San Jose na kabyak niyang puso, ni San Juan Bautista, at lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-dugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesu Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Bungga lang tayong tumawag sa ating Ama sa langit. Ama namin. Amen. Sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipaintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Inihiling namin kami adya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. O Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol at ngayon sinasabi mo sa amin lahat dito, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ay binibigay ko sa inyo. Tunghayan niyo pong aming pananampalataya, huwag pong aming mga kasalanan. Patawad po kung nawawalan kami ng pasensya at pag-asa, kung nagdududa kami sa inyong katapatan. Linisin niyo po kami, Panginoon. Pagkalooban niyo po kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan ni Kristo sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, pagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsilod po ang lahat. Narito ang ating Panginoong Jesucristo, tapat at mabuti hanggang sa dulo ng ating buhay. Siya ang Kordero ng Diyos, nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad ang inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amin pagkasabi ng pare o minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pare o minister. Sumunod po tayo.
Announcement. Inihahandog po ng Simbahan ng Quiapo ang ating official na imahe ng Jesus Nazareno. Ang large size po ay nagkakahalaga ng 2,500 pesos. Ang medium size ay 1,000 pesos. At ang small size ay 600 pesos. Ang mga ito po ay mabibili lamang sa ating parish finance office. Ang mga oras pa ng ating finance office, tuwing Lunes hanggang Webes at Sabado ay alas 8 ng umaga hanggang alas 4:45 ng hapon. Tuwing Biyernes at Linggo naman ay alas 7 ng umaga hanggang alas 6:45 ng gabi. Ang malilikom po na pondo ay gagamitin sa pag-aayos ng ating Adoration Chapel at Baptistry. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kami iyong pinagsalo sa iyong piging na banal na lumuluhog sa iyong pagmamahal upang kaming tumanggap ng banal na pakikinabang ay maging mga kasalo sa buhay na walang hanggan. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Salamat po sa inyong pagpunta sa Quiapo. Ingat po kayo sa pag-uwi. Salamat po sa mga naglingkod sa misa at sa inyong tulong sa simbahan. Mga pamisa, love offerings, online donations para po sa pagpapagawa at paglinis at ayos ng ating simbahan. At sa mga nagdadala po ng bigas, dilata, noodles at iba pang pangayuda, ang ating debosyon sa Poong Nazareno ay nagtuturo sa atin magmalasakit sa ating kapwa. Dahil hindi lang tayo sa debosyon, kung hindi ito'y naghahatid sa ating kapwa. Kanina nga po, ipinagdiwang natin kasama si Cardinal Advincula ang unang taong anibersaryo ng ating iThursday. Ito po yung lingguhang feeding program po ng ating simbahan. At kanina din, ang mga ating kapatid na nasa lansangan ay nagkaroon din sila ng libreng gupit, no? At meron pang masahe sa kanila. At ito ay paraan natin ipadama. Ito yung mga taong minsan pakiramdam nila parang nagtago ang Diyos. Pero sa mga munti nating pamamaraan bilang mga deboto, ipinararamdam natin nandiyan ang Diyos. Kahapon naganap ang pabihis sa Nazareno, bagong bihis po ang Nazareno. At sa una ding pagkakataon, ginawa natin ang pabihis sa ating kapwa. Dahil kung gaano natin kamahal ang imahe ng Nazareno, ganun din ang pagmamalasakit natin sa ating kapwa. Minsan, pakiramdam natin parang nagtago ang Diyos. Ngunit hindi ibig sabihin ito na siya'y umatras at kinalimutan na tayo. Si Jesus Nazareno ay nananatiling tapat anuman ang mangyari. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na pong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angka na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nilang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan ng may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang dala nilang mga imahen at dasalan. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila mga pangako sa binyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon, magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayong lahat ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak
at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglay ang tapat na pag-ibig ng Poong Hesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Cristo Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming paligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka na amin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inunualhati ka na amin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inunualhati ka namin.